Hello guys, meron naman tayong panibagong ingredients o recipe na meron tayong isi-share sa inyo. Ayan. Naka-ready na ako ng pang-steam plate natin. Ito yung na-wash ko na okra. Yung ganitong size lang para madali siyang ma-steam natin. So, ang gagawin natin ay tanggalan lang natin siya ng kaunti dito sa dulo at dito din sa pinaka puno. Ayan. Ganyan siya. Tapos, ihilera lang natin siya. Ayan. Nahugasan na po ito. Iunahin natin muna yung medyo same ng size. Itong bagong recipe ko guys na i-share sa inyo ay napakasarap nito. Really, napakasarap. At first time ko rin ginawa ito. Kasi gusto ko lagi kasi sa ating okra ay naka-boil. Pero ngayon, ang gagawin natin ay i-steam natin siya. I-steam natin at lalagyan natin siya ng toppings. Alright. Ayan. So, ayan ang ating ito na siya guys. So, patawan. Ayan. May naka-ready na rin ako dyan. Oh. Buksan natin itong ating. Ayan. May steamer naman ako doon. Pero mas gustuhin ko dito mag-steam sa wok. Ayan, pakuluan muna natin yan, ha? Kasi kailangan nakaboil yung water natin. And then, ito ilalagay. I-steam lang natin siya ng 5 to 8 minutes. Depende sa klase ng okra, kung gaano siya kagulang o kamura. So, ito kasi, nasa 5 minutes lang kasi maliliit lang siya, guys. Ayan. Ayan, habang tayo naghahanda ng ating boiling water, ito meron tayong cherry tomato, ito yung ating itatoppings. Meron tayong dried prunes, syempre naka-wash na ito guys kasi di naman natin make sure na ang dried prunes na ito ay binilad sa malinis na lagayan. So, kailangan natin talaga i-wash. And then, ito talaga siya ang vegetables na naka-salted to guys. Ayan o. Salted vegetables. Radish ito siya o hindi ko alam kung I'm not sure. Parang radish siya. Salted vegetables. Ayan. Then ito yung ating 2 cloves of garlic and 1 big onion. So, ipang chop-chop lang natin yan kasi kailangan natin pino para itatapin sa ating steam okra. Okay. Ayan na guys. At naka-boil na rin ang ating water. And then, i-steam natin within 5 minutes ang ating okra. Ayan, takpan. Ayan, mag-aantay po tayo dyan. Habang tayo nag-aantay, tayo mag-chops ng ating ingredients. So, ito na yung ating dried prawns. Ito na yung guys. Kailangan talaga natin na pinuhin. Chop-chop pino.
ito yung magbibigay lasa sa ating toppings. Pero di naman to siya masyado ng salted kasi nga siya guys, hinugasan ko. Ganyan ka pino. Sunod natin yung ating vegetables. Yung salted vegetables. Ayan. Para mabilis ang pag-chop, hiwain na lang siya ng maliliit. Ayan, okay na sa guys, oh. Patayin na natin. Then, ilagay muna natin dito sa tabla. Ayan. Alright. Ayan, guys. Naka-chop-chops na lahat. Ayan. Mag-ready na tayo. Ayan ang ating na-steam. Ito yung ikukulay natin mamaya. Thick caramel. Matamis yan eh. So, sa ating kawali, siyempre, painitin ng kawali. Ito yung ating na-estiman. Unahin natin isa ang ating chopped onion. Yung ating dried prawns para maluto talaga siya. Ayan. Para lumapot yung kumapit yung lasa ng dried prawns natin sa onion. Para ang lasa ng ating vegetables din lalabas. Kailangan din yan ibisa. Pag-aluin. Pahinaan lang ang apoy. Thank you.
ngayon lagyan na natin ng thick soy. Manamis na mis yan, guys. I-off na natin para hindi matunog. Lagi na lang na tuwad. Hindi ba? Tuwad pa mo. Ayan. Lagay na natin dito sa taas. Ingay naman ang exhaust fan. Mas maingay pa sa bunganga ko. Oh my goodness. Hindi ko yan nilagyan ng chili kasi hindi naman mahilig sa chili yung kasama ko, pati ako. Ayan, guys. So, di ba? Ayan. Lagyan natin sa loob kasi nakadalawang layer tayo ng ating okra. So, ayan. Ito na yun ang ating finished product. Ito na yun. Steam okra with toppings. Ayan. Ay tayo ay maghapuna ay tanghalian, guys. Ba? Have a look. Looks so yummy. Delicious. Bye-bye. Let's eat na, guys. Ito na yung ating steam okra with toppings. See? Napaka-yummy nito. Try na natin. Ito siya, guys, oh. Try na natin. Tikman muna natin itong isa. Tikman natin to. Sarap to. Karami. Yan.